Ganyan. Tapos, ayan. Ayun. So, sa tingin ko yan ang tamang paglalagay sa kanya. Hello mga boss, magandang araw. Welcome back sa aking channel. At sa mga ngayon pa lang ay welcome sa aking channel. Meron akong biniling swing chair ang tawag nila. So ayan na, sa sobrang excited na-open ko na siya. So wala naman masyadong hiwaga sa kanyang box. Ayan lang. Jing Pin. Ano ba yan pagbasa yan? Jing Pin Yao Yao Ye. Jing Pin Yao Ye. So ayan yung box niya. Walang hiwaga. Ayan. Tapos ayan yung mga laman niya. Yung mga bakal. Ito yung kanyang mga bolt. Ang problema ko nito mga boss ay wala siyang manual. So ito din yung kanyang swing chair na ano, amoy, hindi ko maintindihan, amoy kalabaw, tae, ihi, siguro chemical sa factory galing. Gagawa sana ako ng duyan dito sa aking bahay. Kung nakikita nyo yan nandyan sa taas, duyan yan ng aking baby. Hindi maganda kasi dyan lang siya nakalagay. Gusto ko na pag umakyat kami sa taas sa second floor, meron din kaming duyan. Shout out nga pala kay Zell All Shopee. Sa kanya ko to nabili. Tingnan nyo na lang sa Facebook. Kanila ito galing, mura lang. 1,089 kasama na shipping. Meron kasi mga nagbebenta, sobrang mahal. Gawin na natin. So, ito yung kanyang paa. Ito yung kanyang mga bolt. Ito, hindi ko alam para saan to. Walang, tingnan lang natin. Mahirap pag walang manual. Hindi ko alam kung paano to ikabit mga boss. Sa tingin ko ito yung pang-lock niya dito. Parang pang-lock niya. Hindi ko alam eh kung paano yan. Tapos dito din sa taas. Ganyan din dito. Tingnan lang natin yan mamaya kung anong resulta. Ayun, nahulog siya. Mamaya, madi-discover din natin. So mga boss, ganyan ang itsura niya. So ayan, katayo na siya. Ayan, lagay naman natin yung taas, itong support niya sa taas. Ito, ito yung hawak sa swing. Ewan ko kung ganyan ba ang style ng pagkakabit niyan. Pero ayan, ito yung nut. Tapos ito yung parang lock niya. Pag hinigpitan mo tong lock niya, ito, itong parang may butterfly sa taas, hindi na iiko tong bolt na, itong nut na to. Same din sa kabila. So tingin ko tama yan. Itong ano na to, tingin ko dito to sa paa, para hindi siya bumukaka. So parang dito siguro, ganyan. Yan, tapos ihilain. Hila. Tapos kabit yan dyan. Ang isa din, kabit natin. Tapos yan, pasok. Tapos kabila. Tingin ko, naintindihan ko na paano ito ikabit dyan. So ang naisip ko mga boss, ay ipasok ito siya kasi parang clip siya. Tingnan natin. Lain muna natin to, tapos pasok natin siya dyan. Ganyan. Tapos yan. Tapos pagpasok niyan, pindutin mo siya. Parang tama yung ating naisip. Tapos papasok na siya. Pag na ayun. So sa tingin ko yan ang tamang paglalagay sa kanya. So gawin natin sa lahat. Yan. Yan sa lumabas. Yan. So bago mo ilagay itong sa taas, dapat nakalagay muna itong mga lock na to. Kasi lumalaban siya. Pagka hindi ito nakalagay, itong mga lock na to, lumalaban itong dito na part. So tanggalin natin ito muna, itong dito, bago natin ilagay. So ang gagawin nyo mga boss, dito siya nakakalagay sa yung papasok. Kasi ito yung papasok sa loob, so ito dapat yung may lock. Ayan. Yun. Tapos, pasok mo siya dyan. Ayan.
So, di ba? Ganun lang. Madali ito kung alam mo na siya. Pero kung hindi mo alam, talagang matutunaw ang utak mo kung paano ito ipapasok. Nakalas na part. Okay. Sabit natin tong kanyang duyan. Grabe, nakakapawis pala. So, ayan siya. Pwede mo nang dalhin kahit saan. Gusto ko sanang dalhin sa dagat, pero sa tingin ko hindi maganda na dalhin mo ito sa dagat. Kakainin agad ito ng kalawang. Manipis pa naman yung kanyang tubo. Oh. Oh. Dinig na dinig mo. Manipis yan. So, hindi ito bubukaka kasi meron siyang stopper dito sa baba. Ito. So, pag gumamit ka nito mga, pag ginamit nyo ito mga boss, siguraduhin nyo talagang nakakabit tong ito ng maayos, itong dalawang to. Baka bumukaka yan. Sira. First testing. So far, okay pa naman. So far, maganda. So mga boss, kung nakikita nyo yan, medyo gumaganon-ganon siya. Oh. Pero hindi naman siya dumidiretso na nababalik. Okay siya. Kaya niya yung bigat ko. Ibig sabihin, kayang-kaya niya yung bigat ng baby namin. Since siya na kayo sa background natin, madumi. So itong tela na to, mainit to kasi yung nilagay nila parang insulation foam sa loob. Meron siyang foam sa loob, parang insulation foam. Tapos yung kahoy niya, tingin ko madali lang itong bukbukin. Tapos ito, itong mga PC niya, hindi ko alam kung matibay ba. Pero sa sobra, sa dami nila, hindi na siguro yan magpuputol. Kahit pasakyan ng dalawang tao yan. Sa 1,000 na nagasto ko, sa tingin ko okay yung quality nito sa 1,000. Pwede mo na siyang dalhin kahit saan. Advice ko lang, huwag na sa dagat. Ayan mga boss, dinala ko siya dito sa taas. So ang ginawa ko, ito lang ang tinanggal ko. Itong dito. Dito. Tapos, dismantle na siya. Nayakyat ko na siya. Pwede naman na dalhin mo siya ng buo. Kaso lang, hindi kasi magkasya dun sa dana namin packet dito. So ayan ang aming baby, nilagay na namin. Ayan. So yung duyan na ito mga boss, hindi pa ito ang final na gagamitin ko. Kasi hindi ito maganda para sa baby kasi mainit. So ayan, mahimbing ang tulog ng ating baby. Okay na siya. So, ayan na mga boss, improvise. Okay na yan. Kayang-kaya na yan ang bigat ng ating baby. So, sana nagustuhan niyo yung video ko na to.